Okay, good morning guys. We're here again sa Mahabang Parang Doms, ha. Ayan, Angono Rizal. Ayan, si Hey, good morning everyone. Ayan, badjak pitik ni Charles, nandito pa rin. Ganda ng kanyang level. Level, tama, di ba? Ayan, meron ng bagong bukas na bike shop sa baba. Yung Bicycle King. Kay Cruise Control. Doon ako pumunta. Dito na. Doon mo binili. Kami nag-opening kasama si Cruise Control. Hindi pa nila nilalike yung ano, yung pinost ko na video, ang kakonting video. Ayan, makikita niya pala, may video Sir Charles doon. Tapos may kapehan pa doon guys. Oo, talaga tambayan lang talaga. Oh, promise. Kape mo ko kayo, in-order ko pa na. Ando si Cruise Control, nag-open kami. Sayang nga. Sabado yun. Nakaka-upload ko lang. Inaya din ako, kaso nga lang. Sa mga pakiramdam? Oo. Mahirap na. Baka mahawaan ko pa. Ay, hindi, joke lang. Kaya pala sabi ko, kilala ko, devil. Yun yung mga naka-display doon ng helmet eh. No? Ang ganda. Ayan. Maganda guys. So ano ba ipapamigay mo? Yan na ba ipapamigay mo ngayon? Paano yung pamigay nito eh? Meron ako na pamigay nung nakaraan. Sayang. Paano ba sumalik para makasama doon sa pamigay mo? Actually, hindi naman sa ngayon. Naisip ko kasi na mahirap naman yung pinapa-raffle o pinapa-games ko. Kumbaga, pag may makita akong parang pakiramdam ko deserving, Bigay na lang. Yan, ayos. Para yun. Mas okay na. Mas okay yun. Siyempre, alam ko naman mga ano, mga followers ko, naiintindihan nyo yun. Yan. Siyempre, yung mga walang-wala talaga, doon natin binibigay. Yan. Ganyan kagalanti si Sir Charles, no? Namimigay. Sana maambulan man lang. Pa-sponsor po, Sir Charles. Okay, Sir Charles. Oh. Okay, guys. Salamat kayo dito, salamat. Guys. Pipitigan lang kayo nito. Maganda mga kuha nito. Basta, punta niyo lang yung page niya. Pajak pitik ni Charles. Ayan, sir. Thank you. Ayan, tapos, siyempre, yung kasama ni morning, Sir boss. Dale. Oh, yan. Pangalan, sir? Paolo. Paolo and... Patrick, sir. Patrick. Yan. Ano ba, ma? May grupo? Wala naman, wala. Tamang weekend ride. Sige, shout out ka. Shout out kay Liam, pinakamalapit namin. Liam. Nagtitrain. Ako din, yung mga tropa, yun, no? So guys, at this point, I apologize kasi yung aking audio na-corrupt when I downloaded it. So, wala eh. No choice. So, andyan, na-meet ko naman yung mga friends ni Sir Dale, yan si Sir Dale, taga Rosario yan, kapitbahay ko.
Tapos yan, kasama niya yung mga tropa niya. Yan, sarap sana nung kulitan yan kung nakasama lang yung audio eh, kaso wala. So also, yan, si Super Sakalam Norman, pupunta kami sa isang kakainan na kung saan isang specialty nila is Gotong Batangas. Yan. And also, nakasabay namin dyan pag-akyat si Sir Ensayo TV, kaso naka-earphone siya nung una, kaya hindi niya kami naririnig nung tinatawag ko siya. And also, nandyan din, syempre, yung tambayan ng lahat ng mga Domsa family, Sir Coach B, Hydration Station. And these are the rest of the Domsa family. Yan, kasama yung mga grupo ng Angono Mountain Bikers. Sila yung madalas nag-organize ng karera dyan sa Domsa. Merong karera ng RB, mountain bike, na merong trail ng konti. And also may mga category na sila. So syempre merong newbie, merong pro, merong beginners. Tapos magkakaroon na rin sila next time sa karera ng by age na. And also, nandyan na rin yung ibang tropa katulad ni si Kuya J. Shots, nandyan na rin dumating. And si RMP Decals 2.0 o RMP 2.0 and partner. Yeah, pumipitik sila dyan. So tuloy na kami yan guys, papunta kay Kuya Dong's Cocinero, Gotong Batangas. We're here at Dong's Lugawan ba ito? Ayun, Dong's Lugawan. So guys, yun, meron sila Gotong Batangas. Woohoo! Sa tatlong order po.
Hi, good morning guys. So we're here at Dong's Gotohan. Tama ba, kuya? Cocinero. Dong's Cocinero. So kung hahanapin nyo sa Waze, nandun, ano? Dong's Cocinero. Dito lang to. Ano barangay to, ha? Sitio Ibabaw. Uno. Actually, Teresa na kami. Pero Teresa na part na to. Likod kami ng Teresa, likod kami ng Angono, likod ng Antipolo. So, kumbaga, tayo yung pinaka-boundary. Okay guys, so lagi nyo tatandaan, ano yung kulay green na gasolinahan sa labas? Galaxy. Yung gasoline station. Pag nakita nyo yun, merong kalsada pa kanan kung galing kayo ng Mahabang Parang. Pero kung galing kayo ng Antipolo Imperial, nasa kaliwa siya yung Galaxy gasoline station. Pasok kayo, dire-diretso, makikita nyo na sa dulo yung Sitio Ibabaw. Pagpasok na pagpasok doon, may pakanan, doon na nyo makikita sa left side nyo. Si Dong's? Kuya Dong's. Kuya Dong's, diba? Ayan. Okay, Cocinero. Ayan, ito na yung mga in-order namin guys. So, si Kenneth, nauunahan na ako. Nakain na nang ano. Tayo, nagdadaldala ba tayo? Di na makatiste si Kenneth. Ibablog ko pa lang eh. Kinakain na. Ayan. At si Mandy, yan o. Ewan ko na lang, papagulungin na lang natin ito pababa. Kasi mataas uric acid na. Pero ito pa, nakatikim lang ng Gotong Batangas, diba? O yan, nakaready na. Nakaready na para sa'yo, pre. Okay. So ito, Gotong Batangas tayo, guys. Diba? Ano ba mga laman natin? Mahalukay ubi na to. Okay, so kung makikita natin, ang Gotong Batangas nila ay puro tinidor pala itong kasama nito. Wala akong kutsara. Okay, so syempre may tuwalya. Tama ba ito? Tuwalya. Isaw. May atay. And also puso. Ayan o. Hindi na kami magkakain. May arroz caldo. Hindi na po. Magkakain pa kayo? Hindi na po. Yung may arroz caldo na eh. Libre ko na yan. Libre na yung kanin. No? Kenneth, magkanin ka na. Libre na ni sir. Okay na po yung dalawa. Okay, so guys. Magkakanin na lang din tayo ngayon. Ano? So, malaman natin muna. Pasan na yan? Arroz caldo ka na eh. Sayo ka na yan. May isa pa. Masa pa ba? Hindi na. Wala na. Hindi na tayo nag ano. Kulang pa sa anghang. Oh. Hindi mo pa pala pinipis eh, kaya pala wala anghang. Ginawang props ni Kenneth. Nanghinayang ako. Parang gusto mo iuwi ah. Take out. Ayan, okay. So pinisana ni Kenneth. Tapos may kasamang sabaw. Sabaw ba yan? Sausaw ba? Sausaw. Ginagawang sabaw ni Kenneth. Inihigop eh. Lumpiang gulay guys, panalo. Panalo. Mas may tintay, tintay ba tawag dito? Hindi. Yeah. Onion sprouts lang. Dawon ng sibuyas. Dawon ng sibuyas. Ayan. At halagyan natin ng hempe, sahog na isaw. Ah, sarap, promise. Open po tayo sa sabog. Sarap. Nandun siya. Ulay ka pa. Ayun. Okay, Kenneth. Mulo na. So guys, ito naman ang tuwalya. Ano? Promise guys, ang lambot. Hmm? Hindi siya yung tamang magtatagal kang magpisa sa bibig mo nung para gutay-gutayin yung laman. Kasi malambot guys, promise. Okay, panalo. Actually guys, hindi kami nag-bike. Okay, mag-exercise. Nadamay lang yung exercise, pero balak talaga namin kumain lang. Kasi natatakam kami nung nakita namin. Saan ba naman manood to? Dito sa Facebook lang nag-appear ako. Ay, nag-appear sa Facebook. Diba? Itong Kuya Dong's Cocinero. Diba? O, panalo. Si Kuya Dong. Siya ba si Kuya Dong? Yan. Taga Batangas ba si Kuya Dong? Tanggas yun ang panggalatok pala itong si Sir. Yan.
napanda. Mamaya, interviewin natin si Kuya Dong mamaya. For the meantime, kaya muna tayo guys, nabibigit. Ako, di ko maagasap ng gusto. Okay guys, good morning Kapajackers! At Antipolo Boundary. Actually daw, Teresa na ito, pero nasa gitna sila ng Antipolo, Teresa, at ng Angono. So, right now, we're here at Dong's Cocinero. And we will get to know yung owner nito. Mamaya, sabihin ko sa'yo kung gano'ng kasarap, di ba? So for the meantime, kilalanin muna natin yung owner, si Sir Dong. Ito yan, nakapangaral sa kanya. He's from Pangasinan pero he's been living here for more than 20 years already. So sir, kwentuhan mo naman kami, how did you started with Dong's Cocinero? Nagsimula ito nung, kung nag-upisa muna ako sa lugaw. Nag-start ako ng 1999. Wala pa kaming anak. Hanggang sa nag-boom naman yung lugawan ko. Una, nag-upisa ako sa bit-bit kaldero lang. Kinakalap-kalap mo. Nakabike, naka-ano? Wala, bit-bit lang nakaldero. Talaga, ang bigat nun ha? May init pa. Ikuting ko dito. Ngayon, pagbalik ko, ubus na. Talaga? Hanggang sa naisipan ko na para mas marami at hindi ako mahirapan, gumawa po ako ng kariton na ditulak. Okay, apo. Dito na kayo noon? Dito na ako nakatira. Rough road pa to, misan. May simento, tapos biglang rough road, ganun, buwat-buwat ko lang. Okay. At then sa mabenta naman, sa awa ng Diyos, nagtuloy-tuloy na. Tinatangkilik ng mga bata, matanda. Gustong-gusto nilang kumain. Doon na rin na, yan na rin ang nakapagpatapos sa pag-aaral. Talaga? Malupit ha? So, napaka-supportive talaga ni... Si Mrs. ba siya? Si Mrs.? Pamangkin? Oh. Wala si Mrs. Wala ba si Mrs.? Si wala? Umalis. Okay. Nagtrabaho. So, pamangkin pala ni Sir to si Ma'am kasama niya. Ito ang aking pamangkin na sobra-sobrang nagsusupport dito sa negosyo namin. Yan. So, kumbaga, katiwala na talaga ng matagalan. Siyang na gano'n ang itong Gotong Batangas. Concept. Kaya na doon sa lugaw nga po, hanggang sa ayun, nag-aaral ang mga anak ko, doon sila nagtapos, college, hanggang sa ngayon may mga work na handa lang sa lugawan. Wow! Ang lugawan ay hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin. Yan! More than 20 years na po yan. Oo. Sa awa ng Diyos, hindi naman po kami pinapabaya sa aming negosyo. Yan, okay. Hanggang kahit nung nag-pandemic, tuloy-tuloy pa rin, no? Yan. Okay. Kaya nga sa medyo... Ano na rin, naisipan namin magtayo ng Gotong Batangas. So totally, hindi naman po ako taga Batangas. Isa po akong Pangasinan. Kaso nga lang, siyempre gusto kong makadagdag sa ng income. Nag-isip ako ng isang pagkakakitaan na sa tingin ko tatangkilikin. Dahil unang-una, puro Paris na lang. Paris. Puro sa highway. Kaso nga lang, yun na. Awa ng Diyos naman, sa Gotong Batangas, itinatangkilik naman ng iba't ibang lugar. So, sir, kailan niyo po ba inumpisahan yung concept na magkaroon kayo ng Gotong Batangas aside from lugaw? Nag-umpisa ako sa Gotong Batangas, ano yung last month, June 15. Last month lang? Yung, last month lang po. Kasi nga, hanggang sa ngayon, diretso naman at... nag-i-okay naman lang. Baga may bagong tatangkilikin yung mga suki nyo na pumupunta dito maliban sa lugaw, goto at lumpia. At saka minsan may lutong ulam ba? Wala naman. Wala naman. Yun lang talaga totally. So guys, isipin nyo, no, for those simple menu that they have, but it's really something na parang they make it special. Talagang parang mararamdaman mo yung passion. Kasi yun lang ang niluluto nila and they survive even throughout the pandemic. Plus, nakapag-graduate niya pa yung mga anak niya. Eh, di ba? So, isipin nyo lang, kung minsan, marami kayong gustong ipakita sa madla, pero minsan, kung ano talaga yung love nyo at magugustuhan nyo na kayo mismo nasa satisfied, yun ang magdadala para sa isang negosyo na maging ganun ka-successful. So, right now, sir, naghahanap kayo ng ibang lugar? Opo. Para doon para naman yung mga kakain, may space na ano talaga. Kasi dito sa space na ano, makikita mo talaga maliit lang. Wala tayong paradaan. Kaya, pero pinipilit po namin na maghanap po ng mga pipistol para naman ang mga taong kakain, nasa silang ano. Yeah. Okay. Lalo na pag mga tagulan, masarap kumain ng Gotong Batangas. So, guys, for the meantime, abang-abangan nyo lang, nag-uumpisa pa lang sila, pero makikita nyo, sooner or later, lalaki na to, di ba? So, tingnan nyo yung paligid, guys, oh. Ito yung pinaplano ni Sir
na gawing dining area. And sa Kalibam, mag-branch out sila. So para yung mga bikers, riders, even motorists, makikita nyo one day, abangan nyo si Sir Dong Cocinero, no? Sir Dong, ano po ba ang pinaka naging dahilan kung bakit naisip nyo lugaw? Ang talaga, naisip ko lugaw, dahil unang-una, kahit saan naman talaga, mapabata matanda, hinahanap yan. Kumbaga, ano na, pagkain kasi yan. At saka, isa pa, kaya kung naisip yan, then nga, mura, maliit ang puhunan. Maliit ang puhunan, kahit pa may kita naman. Kumbaga okay. Talagang, okay naman po yung kita. Oo. Tapos kasi, sir, yung mga ginagamit nyo, mga laman loob, yung mga sahog, paano nyo po ito binibili? Meron na po ba kayo regular na kinukuhaan? Kasi, promise, ang sarap. Tapos, ang pinakamaganda nun, napakalambot. Hindi ako nahihirapan. Usually, didigay ako ng didigay. Tapos, ang hirap nguyain, tunawin sa bibig. Pero dito, bawat kagat ko, parang konti na lang nguya, lunok na kagad, malambot. Paano ba ginagawa niya dito, sir? Ano ba sikreto? Ang ano na sikreto kasi ng ganyan, unang-una, hindi ako gumagamit ng pressure cooker. Pag pinalambot ko siya, unti-unti lang siya para yung linamnam lalong lumalabas. At saka talagang gusto ko yung malambot para may ngipin man uwala, diba? Ayos na ayos, hindi siya magre-reklamo. Matutunawan pa rin. pag matigas, mahihirapan. May impacho pa yun, ano? Pag malambot siya. Yun, so, gaano katagal niyo po ba pinapalambot yun? Anong oras niyo nuumpisahan? Ang baka, tulad niyang Gotong Batangas ko, sasalak po yan ng alas 5 ng madaling araw. Pagpulo niya na, umaabot siya ng 3 hours. So pero nag-o-open na kayo, gano'n ka, anong oras kayo nag-uumpisa? Sa total ang ano ko talaga 7 para 7 o'clock okay, para luto na yung mga okay, sahog gano'n ano. Okay, so guys, pagpupunta kayo dito, hindi pwede sobrang aga. Padyak-padyak muna. Alas 7 pa sila mag-uumpisa. Hanggang anong oras, sir? Minsan na hindi na inaabot ng alas 7 ng gabi. Ah, talaga? So ibig sabihin hapon pa lang, merienda time, ubos na lahat, diba? 10 kilo yun. Oh, 10 kilo. Ah, malupit. Ayan. So guys, marami pa sila mga sahog dito. So, ma'am, sir, ano po ba ang inyong pwedeng bigay na mensahe sa mga tao na gustong pumunta dito? May Facebook page po ba kayo para i-follow, para mag-communicate? May delivery po ba kayo? May contact number kayo? Anything, i-promote nyo na po. Opo. Sa mga gustong tumangkilik ng aking Gotong Batangas, Gotong Lugaw, Overload, Lumpia, Arroz Caldo, yeah, may page po kami sa Dong Cocinero. Facebook page. Tapos pwede silang mag-messenger doon. Kung gusto nyo naman po magpa-deliver, mag-message lang po kayo anytime po na makakarating po ang inyong order. Basta mag-ano kayo, meron delivery charge, delivery charge sa kanila po, yun. Hindi po naman, kasi po wala po kaming taga-deliver. Totally, talagang mag-ano tayo ng delivery charge. Lalamove. At yan na may 100% na makakarating sa inyong lugar. Ayan, tsaka so, super sarap. Promise guys, masarap talaga, masarap. No? Thank you. Ayan, anak niyo ba yung pamangkin? Pamangkin. Ayan, pamangkin. Thank you. Diba? So yung mga anak niya, tsaka pamangkin na, professionals na. Diba? Ayan, mga graduate na sila, tumutulong pa rin sa negosyo ni daddy. No? Ang sisipag. Huwag walang pasok. No? Linggo. Okay. So sir, ano bang mensahe mo para sa mga subscriber natin na gustong mag-startup ng business? Ano ba ang dapat nilang i-take into heart bago nila umpisahan ang isang munting negosyo na biglang lalaki? May papayo ko lang sa gustong magtayo ng negosyo is unang-una, isipin nila talaga kung talagang yung itatayo nila ay nasa puso nila. Yung talagang gustong gusto nila kasi para yung ano mo, pupokus ka talaga. Pupokus ka talaga doon. Diba? Siyempre, unang-una, yung preparation, kailangan malinis. Quality yung gagamitin mo. Hindi yung basta-basta bira ka lang ng bira. Basta bilik ka lang ng bili, may maihain lang kahit di naman ganun ka quality or fresh. No? Titignan mo yung fresh din talaga na mga karne, kung ano mang gagamitin mo. At saka siyempre yung ano rin talaga, kailangan malinis yung lugar. Pati lugar malinis. Pati lugar. So yan guys, so malinis naman sila dito, di ba? Kasi yan din ang isang tinitingnan nilang customer kung ang lugar naman eh ano, medyo na ano rin sila sa. Tsaka guys, dapat kayo medyo matyaga lang kasi tignan niyo si sir, start from a humble beginning na naglalakulaku lang, dala-dala ang isang kaldero, iniikot sa buong lugar lang nila para lang merong pagkakitaan at ma-survive yung family, no? Nag-umpisa pa siya nun, wala pa siyang anak. Pero right now, guys, sipin mo 10 kilo, hindi matatapos sa buong araw, ubos na agad.
ba? Ganun karami yung nagpe-patronize sa kanilang pagkain. So, sir, maraming salamat po. And hopefully, makabalik kami dito ulit sa susunod. Kasi gustong-gusto namin yung lasa. And makakakuha tayo ng feedback. And ma'am, kayo po, may mga... Hi. Ano pangalan ni ma'am? Hedwig po. Kamangkin ako ni Dong Cocinero. Yeah. So, ako talang yung nag-conceptualize nung page nila. Okay. Kasi gusto ko ma-reach out yung mga tao na alam ko kasi yung kapasidad ni Uncle. So, okay. Wala akong ginagawa. Sabi ko, why not mag-ano ako nung... Kasi dati pa, 2020 pa lang, may page na ako para sa kanya. Kasi okay. Tuturo siya ng mga... pang-catering. Ah, talaga, pati pang-catering, pinasok na ni sir. Wala po. Sabihin niyo po anong gusto niyong lutuin. Kaya ni Uncle talaga. Lutuin. Ibig sabihin talaga magaling magluto si sir. Kahit di siya Kapampangan, ganun, pero Pangasinense. Wala ako sa tiyuhin ko. Kaya sabi ko, why not ano natin yung page? Kasi 2020 pa yung page, hindi namin maano. Tapos nagkaroon siya ng Gotong Batangas, sino makakain ng laman loob? Talaga. Pagkain ko dito, Angel, kakain ako. Ipopost ko to. Ganun talaga. Every day, ako talaga yung nagpo-post kasi gusto kong ma-reach yung angono, binangonan. Yeah, spread the good news tsaka good taste. Kumbaga, kasi nga, syempre, malayo. Hindi namin ano yung mga delivery fee, hindi namin makontrol. So, yun nag-ano sila, mag-asawa na. Mag-franchise ang tawag doon. Mag-branch out. Talaga maganda angono, mag-branch out kayo. Para ka ako yung mga hindi makapunta dito. Makakapunta kasi doon. Matitikman nila yung luto nung kinin. Yan, promise. Guys, hindi nyo kailangan pumunta. Yeah. Guys, hindi nyo kailangan pumunta ng Batangas para malasahan yung lasa ng Gotong Batangas ni Kuya Dong. Diba? Promise. Hindi pa kompleto yan. So imagine nyo guys, marami pang pwedeng expansion dito sa Gotong Batangas niya kasi meron pa tinatawag na Batten Boys. It's another concept na pwede kong i-share sa kanila. At yung mga mahilig sa exotic, especially angono, di ba? Exotic fruits. Di ba? Nasa angono na tayo, konting tawid lang, di ba? So, pwede nyo pang idagdag sa inyong menu once you expand the branch, di ba? Okay. So, ma'am, message for our subscribers. Yes po. Hello po sa lahat. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Dong Cocinero. Page po namin, Dong Cocinero. Nandito po kami sa Mahabang Parang. Punta po kayo. Hindi po ako mapapahiya. Yeah. So sige guys, so ito. Na kami dito, nakatapos na kami kumain. Ayun, di na mo. Wala na. Sino na matulog nito? Ayun po muna, Jack. Okay. Ayan, okay. Tapos ito yung anak ni sir. Dalawa lang ba anak mo, sir? Tatlo. Ito, sir, bunso. Pangalawa. Pangalan, sir? Gentle, tigis mo po. May girlfriend na ba? May asawa? Wala. Bawal pa, bawal na kuya. Gwapo rin, tulad ni kuya. Sige, may isa shoutout ka na ba? Girlfriend mo, shoutout ayun na. Ayun lang, wala. Wala pa. So guys, so pagpupunta dito, yan mga Pajackers, tsaka yung mga tambiters dyan from Ultra, tsaka St. Paul. Ayan, magaling to mag-basketball, MVP pa. Ayan, no? Single, and ready to mingle. Hindi niya masagot, man. Dito si tatay, kakarap eh. And also, ito si ma'am, yung kanyang anak. Panganay? Yes po. Ayan, pangalan po? Jonah. Ayan, so mga message mo sa mga gustong magpunta dito. Ay, nako, hindi kayo maghihihi pag pumunta kayo dito. Sulit na sulit. Ayan, okay. Okay. Ayan, so guys, ito lang. Kung gusto niyo pumunta dito for some food na talaga ma-appreciate nyo, especially Gotong Batangas, na hindi mo na kailangan lumayo, nandito lang sila sa Antipolo or boundary ng Antipolo ay Angono, no? So, sama kayo guys sa mga KB92 brothers. Kapag nagkaroon na sila ng pwesto doon, kasya na tayo. So, pagka na umay na kayo sa Lomi, Gotong Batangas naman tayo. Okay? So, see you guys and hope to follow us pa. Pagbaba kami ng Antipolo, Tabaya, Tikling, no? Sama si Super sa Aklam Norm and si Boss Kenneth. Woohoo! Okay guys, we're back here at home. So, konting shout out lang din sa mga
lagi nagko-comment sa aking mga YouTube channel. And shoutout kay Norman Digne, Sir Ricky Melo, ayan, Sir Ryan Delara, JGTV Vlogs, Emmanuel Gumapak, si Paring Cool, and si Sir Mel Bisikleta, Sir Gusting Vlogs, Solo Siklista, The KT Project, ayan. Tapos meron pa tayo mga iba pang shoutout dun sa last natin na vlog sa Domsa naman, si Sergeant Bugoy Cycling, Ricky Melo, Cyrus Umali TV, si Karen Sainez, and Pajak ni Doc, tapos si Clint Rod Solitario, ayan, sila sir yung kasama natin na nagko-coffee doon sa Pahuay Coffee. And also, shoutout din sa si Master Vlogs, si Sir Fidel Habson, ayan, si Julius Cesar Agbuya, and also si Master James Vlogs, madalas mag-subscribe sa atin, and even dun sa ating Kapajackers vlog, no? So konting shoutout lang tayo sa mga ating kagrupo. Mami, baka may isa shoutout ka? Wala, walang shoutout. So sa mga ating active members, kagabi guys, meron tayong parang criteria para makasali dun sa raffle mamayang gabi ng Maddox Eyewear. So right now, meron na ako nakikita dito 33 comments dun sa live na program natin kagabi. So hopefully makahabol pa kayo, just comment there. Nandun naman, sinabi ko na kung paano makasali. Ayan, so shoutout din kay na Ma'am Nedge Lagahit De Gorio and Romel De Gorio, si Ma'am Heidi, si Rochelle San Juan, yung mga bagong members, si Cesa Santos, Kukuk Monte Carlos, Jeffrey Belliesa, Kenneth Lopez, and also marami pa tayong mga ibang yan, sila Sir Eman, mga TikTokers ng Arcobia, yung mga Tambikers. Shoutout po sa inyo, Spurs, Pasig Cyclist Coalition, Kanyogan Bikers Club, Tinglagalag Bikers, Team Assorted, yung mga yon. Also, meron po kaming upcoming event na mapupuntahan sa 14. There will be bike na parang raffle ng courtesy of the Kanyogan Bikers Club, and also in coordination with the ano ba tawag dito, the Santa Clara de Montefalco Church. So dun gaganapin yung event. So it will be a 100 peso ticket. So sa 100 peso guys, meron na tayong mga chance na manalo ng mga bike accessories, jerseys, and also yung pinaka grand prize nila is a mountain bike. No? Tayo mamaya, kita uli sa live at 8:30 ng gabi for the raffle of the Maddox Eyewear. So sa mga hindi pa nakakasali, sali na. Woo! And one thing for sure, yung nga lang ulit-ulit at sinasabi, we're making memories, and memories should possible, kung pwede, is libre, di ba? And if ever we'll be monetized with our channel, our Facebook page, or whatsoever, guys, we will give it back to our subscribers to raffles, reaching out, or even giveaways para magkakaalalahanan tayo when we see some stuff na magpapaalala sa atin that we are Kapajackers Vlog. Woohoo!